Good evening. Welcome to your midweek service. And for some, good morning. And for some, good afternoon. For some, siguro, good madaling araw. Nakakatuwa lang kasi supposedly, because of pandemic, itong online service na to ay ginagawa namin para sa aming mga parishioners. Pero nakagulat yung effect pala all over the world. So I received messages from Middle East, here in North and South and US, East and West, hanggang Europe, hanggang Asia, Philippines, Southeast Asia, so pati Australia. Nakatuwa na ang layo pa lang ng inaabot ng ating sermon. And I just want to praise God for all those messages and for all those encouragement. And it motivates us to do more for God and to lift up His holy name. So, welcome to your midweek service, not just here in LA, but all over the world. So, kung ano mang time zone ka, eh, magandang araw sa iyo, magandang gabi, magandang umaga, or whatever. For this evening, Wednesday evening, we'll talk about working for God, Ephesians 6, verses 5 to 9. Actually, this will be a two-part mini-series. For this Wednesday midweek service, we will talk about, you know, how to look like a life and taste like a salt. It's being a salt and life in my workplace. Una, kung ikaw ay employee, pangalawa, kung ikaw ay bossing or employer. For this evening, we'll start with being a salt and light in my workplace. As an employee. On Sunday, i-close out natin tong series na to. Pag-usapan naman natin as an employer. Pwedeng employer as a boss, may-ari ka, or department head ka, or CEO ka ng kumpanya, or basta nasa position ka of authority and power. But for this evening, we'll talk about that start with as an employee. Ikaw naman yung namamasukan, or ikaw naman yung tagasunod, ikaw naman yung worker, ikaw naman yung part ng isang team. So, paano ba tayo maging salt and light sa ating workplace? Let's start with reading our text for Wednesday, Ephesians 6, 5 to 8. For Sunday, it would be Ephesians 6, 5 to 9. Okay, let's start. Slaves. Medyo mabigat ka agad itong word na ito. I don't know if sabi nga nila acceptable pang tawagin yung slaves kasi medyo sa present time natin offensive na ito. No? But we need to understand the cultural background and historicity of the Bible at yung history na ating buong mundo. Yung master and servant concept andoon, pero yung time nila, merong master and slave category. Ngayon naman, tinatawag na businessman and followers, employer, employee, you know, master, servant. So, we need to look at the context of their time when we are reading this and apply it. Now, let's try to apply it in our time. No? So, kumbaga, don't get offended agad kung may manapasa kayo ng mga words na ganyan. We can always explain kung bakit nila sinulat yun. Okay, let's start. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear. And with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly
as if you're serving the Lord, not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they're slave or free. Ang tanong, how to make yourself so valuable nga ba that your job remains secure? Lalo na ngayon, kaliwat ka na ng layoff. You know, at yung job security, medyo volatile na konti. At ang dami nawawala ng trabaho. In fact, nagkaroon ng directive si President Trump na to stop hiring H-1 or any category visas. Even, you know, he stopped processing the green card applications or for permanent residency. So everything is freezed. Why? Kasi meron siyang program na MAGA, no? Yung Make America Great Again or American First Policy, na since malaking porsyento, kasi before it's like 7%, 9%. Na siguro mataas na 11% yung unemployment rate, but now nag-shoot up yata talaga sa, I don't know, 40-30%, I don't know. So ang policy na ginawa niya is to stop, you know, people from coming in and give priority to those citizens and permanent residents of the US to, you know, to be first in acquiring for a job, lalo na during pandemic and after pandemic. But yeah, the question is how to make yourself so valuable that your job remains secure. And tipong ili-layoff na lahat, pero tipong panghihinayaan ka, panggaling. Yung tipong, kumbaga, last card, ayaw kang bitawan. Alam mo yun, pagka naglalaro ka ng yung fun games, na card games during your family time, mga family reunions, yung tipong nag-iipitan kayo, naglalaro kayo ng peko or whatever. Tipong ganun klase ng card ka, iniipit ka. Kumbaga, iniiwan ka. Bakit? Let me share to you three things. Number one, as an employee, as a servant, as a follower, no, bilang namamasukan, bilang isang nangangamuhan, no, you need to be focused. Number two, you need to be credible. And number three, you need to be exceptional. These are all based on sa pinasa natin. So balikan uli natin yung pinasa natin. So pasensya na kayo. Every time na nagtuturo ako, paulit-ulit kong binabasa yung text. Paulit-ulit natin binabasa yung Word of God. No, bakit? Kasi importante na pag nilay-nilayan natin, pag pulay-pulayan natin, tingnan natin lahat ng klase ng angulo para mas matuto tayo ano ba talaga yung mensahe ng writer at ano bang gustong ipahatid ng messenger, ng Panginoon through the messenger na si Pablo. At hindi lamang to effective sa panahon ng mga taga Ephesus, but effective din to at applicable sa panahon natin. So sabi dito, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart. Tingnan niyo yung bold letters, just as you would obey Christ. Makagaya daw ng pagsunod mo kay Kristo. Number one, be focused. Sabi mo sa katabi mo, uy, be focused. Ano ibig sabihin nito? We need to understand that our motive in serving, no, sa ating pagtatrabaho, sa ating workplace, ay hindi lamang kumita ng pera. Obviously, one of the, you know, if not second or third reason ba tayo nagtatrabaho, para kumita ng pera, para makakain, para makabili ng food, shelter, clothing, and to provide for ourselves and for our family. But yung pinaka, number one daw na motibo mo para meron kang joy sa puso mo habang nagtatrabaho is you're serving God. It's a form of worship. When you go to your workplace, consider it as a form of worship. Now, you need to be focused on your workplace. You need to be focused that I am here. Nobody can bother me. Nothing can bother me because
I'm focused. It is a form of worship. Maghuhugas ako, maglilinis ako, magta-type ako, whatever ang ginagawa mo. I'm focused because my motive is to serve God. Manifestation na lang yung magandang kalalapasan ng aking trabaho because I wanna please God. And another thing is that you need to focus on the authority given to you by God. The authority above you is your master, is your employer, is your boss, now is your leader. So they are the designated authority by God. So you need to focus on that concept. You're going to work because you're pleasing God, whether your master, employer, whoever he is, or she is, pleasing or masungit or whatever, it doesn't matter. Your focus, your motive is to please God. Bakit? Bakit naman? Madali naman po kasi na ma-please ang Diyos. Kasi mabait yung boss. Eh, paano kung hindi? Okay, ulitin ko lang. Mabait o hindi ang amo mo, ang boss mo, ang leader mo, it doesn't matter. You need to be focused. You need to use it as a form of worship. Okay? Because that is the will of God. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Eh, imagine mo na lang, mabuhay ka nang wala o malayo sa God's will. Mahirap. Mahirap. As in, kung tulad ng Kristiyano man mo ang Diyos, ang una mong hahanapin, God's will. Kaya nga yung Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. That is the best principle para mamuhay. Hanapin mo muna ang Diyos at ang kanyang kabaitan, kanyang kagalingan, ang kanyang ang kanyang righteousness, no? Bago mo hanapin ang iba. Bakit? So ito, prinsipyo ito eh. Nagaling din doon. Dahil to ang will ng Diyos. For you to be focused, for you to be respectful, for you to be, you know, loving as an employee to your employer. Balikan natin. Bakit? Ito yung will of God. Sabi dito, obey, in verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you. Huwag ka lang sumunod, no? Para makuha mo yung pabor nila, lalo na kapag nakatingin sa'yo habang nagtatrapaw ka ng boss mo. No? But obey them because you are a follower, slave of Christ. Ito yung kasunod. Doing the will of God from your heart. So it is God's will. It is important for you to understand that serving the company, serving your boss, whether he or she is worth na paglingkuran, it doesn't matter. You're doing this because you are a follower of Christ. Ang tanong, what is God's will for me in my career? Di ba? Kandang tanong yan. At yan ay tanong, lalo-lalo na yung mga nagsisimula pa lang magtrabaho, yung mga kagagraduate pa lang. Ito ang sagot. Render excellent service. Period. Render excellent service. That is God's will. And God will reward you. Balikan na rin natin. Anong sabi nun sa text? Diba? Sabi sa verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but the slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ito kasi yung God's will. Pero tingnan mo yung verse 7. Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord. Not people, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. Again, a good question would be, what is God's will for me in my career? Render excellent service, because God will reward you. Amen. Lagi mo tatandaan at na ikaw ay representation ng Panginoon sa workplace mo. Ikaw yung ilaw
at asin. So bakit? Ilaw. Kasi ikaw yung nagbibigay liwanag sa madilim na workplace. Bakit asin? Ikaw yung nagbibigay alat ng lasa doon sa workplace. Diba? Naalala niyo kapag nagluluto kayo, nalagyan niyo ng asin to enhance the flavor. No? Ganun ka, enhancer ka ng flavor sa workplace. So you are a representation of Jesus Christ. Whether you are a nurse, you're a doctor, an engineer, or factory worker, or Uber driver, or office worker, or medical billing assistant, or LVN, or caregiver. Remember that you are a representation of Jesus Christ. In 1 Peter 2:9, it says, "But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness in His wonderful light." Since you were called out of the darkness, the light was passed on to you. You were also taught before, but the light of God, the light of God is, were transmitted sa iyo at nagmamanifest sa buhay mo. Tandaan mo. You are also called, no? Sabi dito kasi we're talking about being focused. You are also called to excel for the Lord. You need to excel your life for the glory of Jesus Christ. Not to excel because you want to be rich. Not to excel because you want to be famous. Not to excel because you're a selfish person. You excel because excellence. Excelling is a form of worship to God. Another thing, we need to understand that since we are representative of Jesus Christ in our workplace, we need to understand that people are looking into our behavior. Meron nga ako dati nakausap. Tinabihan niya ako, nagla-lunch ako. Sabi niya, "Sir, napansin ko, bago ako kumain eh, tumahimik ka muna. Alam ko na, sir, Christian ka. Nag-pray ka muna bago ka kumain, ano? Tsaka napapansin ko, lagi ka nag-i-invite mag-Bible study tayo after ng shift natin. Christian ka, no?" Sabi ko, "Oo, kailangan ko bang i-deny?" Tapos sabi niya, "Alam niya, sir, atin natin lang, Christian din ako." Balik ako, "Ang galing ah, ang tagal na natin pagkasawa, hindi ko nahalata." Alam niyo, biro lamang po. Alam niyo, sa totoo lang, napaka-importante na mag-behave tayo sa ating workplace. Not because you want to please the people around us. Not because we're hypocrites. Not because, you know, we want to look good. We want to pretend someone who we are not. We want to behave because as if you were behaving nakasama mo ang Panginoon palagi. Imagine mo, di ba? Pag nasa lago ng church, di ba behave ka? Pag nag-Bible study kayo, di ba behave ka? Kasama mo nga lang si pastor, di ba behave ka? At kapag ka nga nagkaroon lang kayo ng prayer meeting, di ba behave ka? What I mean is, behave ka because you can feel the presence of God. Or people remind you of who God is in your life. You need to bring this into your workplace para mag-behave ka. Not because you're pretending. Not because I want to look pious. I want to look holy in front of other people. No. You behave because you want to please the Lord. Be focused. In 1 Peter 2:12, "Leave such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us." Imagine mo, people will be glorifying God because of your behavior, even though they don't like you. But since your behavior is likable,
no, nagmamanifest yung kagandahan loob ng Panginoon sa buhay mo. Yung kabaitan niya, yung pagmamahal niya. Ang result, they will glorify your God. Never aim to be glorified. Never aim to be exalted. Kasi sasablay ka dyan, sasabit ka dyan. Always aim to glorify the name of God, to exalt the name of God. Mabait ako sa workplace kasi I wanna glorify God. I wanna let them see how good my God is. Not because I wanna look good in front of my workmates. Maling motibo yan. Another thing is that they're also looking at your conduct. You know? Ano yung ibig sabihin? In 1 Peter 2:18-19, it says, slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters, not only to those who are good and considerate. Ang linaw, ha? Based on yung conduct mo, itululutang eh. Now you submit yourselves to your bosses, to your leaders, hindi lamang doon sa mabait, pati doon sa mga inconsiderate at hindi ganoon kabait. But also to those who are harsh. Nahirapan ako sa age ko, pampangan ako. But also to those who are harsh. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they're conscious of God. So, they're looking at your conduct. Make sure that you exemplify, you know, kung anong sinasabi ng Panginoon sa'yo. So, ano pinag-usapin natin? Three things, no? Na base sa sinulat ni Paul, you need to be focused, number one. Number two, you need to be credible. And number three, you need to be exceptional. Pag-usapan natin number two, be credible. And kung parang si Pinocchio na mahaba yung ilong dahil nagsisinungaling ka, be credible. Sabihin mo sa katabi mo, huy, be credible now. Matthew 5:20, tingnan natin. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Nako, si Jesus sabi niya, alam niyo yung mga Pharisees noon. Ito yung mga tipong sinasabi ko kanina, they want to exalt themselves, they want to look pious because it's an image, no? Pero iba naman yung integrity nila. The thing is, sabi ni Jesus, no? Unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Ang sinasabi ni Jesus, they are not the good representative of heaven. They're not representing really who God is. So, kailangan ma-surpass mo yung righteousness nila. Kung meron mo silang righteousness, you need to understand, okay? Reputation. Reputation is what people think of you. But you need to enhance your godly character because your godly character is what God knows of you. Magkaiba yun. Pwede ang reputation mo, mabait ka sa harapan ng kaibigan mo. Pero yung karakter mo, okay, hindi mo maitatago sa Panginoon yan. It is what God knows of you. Yan ang pinaka-importante. Ang reputasyon nasisira. Pwede ngayon ang taas-taas ang reputasyon mo, bukas bagsak. Kita ko nga sa Netflix, yung story ni Jeffrey Epstein, no? Grabe reputation nun. Billionaire. Super yaman. Rich. Famous. Biglang, boom. Nag-plummet. Sumansad. Iba kasi yung reputation. Iba kasi yung character. I need to focus on character. Not on your reputation. Huwag ka masyadong, oh, masisira ang reputation ko. No. You need to understand. Build me yung godly character mo. And then the reputation will follow you. Ibigyan ka nila ng Diyos ng godly reputation. Okay, pinag-uusapan natin. Sabi natin, be credible. Number two, be credible. Sabi natin, reputation versus character. Also, being
being part ng pagiging credible mo. You need to be respectful. Okay? Sabi dito, Titus 2:9-10. Ang ganda ng sinulat niya. Teach slaves to be subject to their masters in everything. Credibility. To try to please them, not to talk back to them. Seryoso, ano kasulat to? Bawal mag-talk back sa mga bosses? Ako, eh, madalas natin pag-chismisan to sa pantry, itong mga to. Ah. Madalas natin itong pulutanin kapag gumigimik tayo na lagi silang pinag-uusapan. No? Lahat ng mga pangit na ugali, ang mga supply, pinagtatawanan natin. Ang linaw, not to talk back to them. It's not godly. And not to steal from them. Eh, sinasungit naman ang boss ko. At saksakan ng yaman, at saksakan ng kunat. Eh, tama lang naman na uwi ko na to. Para makabawi-bawi man lang. Do not justify stealing. Ang linaw, not to steal from them. But to show that they can be fully trusted. So that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Sabi natin kanina, be respectful. Binanggit ni Titus. Also, be honest. Paano maging honest? Eh sabi nga ng mundo, be honest if others are not, even if others will not, and even if others cannot. He who walks honestly, walks securely. Sabi dito, be honest, not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about our God, our Savior, attractive. Of course, be trustworthy. Be trustworthy, ano ibig sabihin? To show that they can be fully trusted, as the last part of verse, so that in every way they will make the teaching about our God, our Savior, attractive. Ang pinakamagandang pang-preach sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi lamang gamit ng ating mga bibig, kundi gamit ang ating buong katawan. Ang ibig sabihin, nakikita nila sa buhay mo that you are a person na trustworthy, honest, respectful, no? Kahit na hindi pa worth respecting yung boss mo. Be models. Maging modelo ka daw. Maging example ka daw. To show that they can be fully trusted so that in every way, they will make the teaching about God a Savior attractive. So, i-model mo yung buhay Kristiyano sa mga kasama mo sa workplace. Ano pinag-uusapan natin? Sabi natin, be salt and light in your workplace as an employee. How? Sabi ni Paul, need to be focused. Sabi ni Paul, need to be credible. And last but not the least, you need to be exceptional. Exceptional. Ano ibig sabihin ng being exceptional? Matthew 5:16, in the same way, let your light shine. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. Matthew, Ephesians, Titus, pare-parehas na sinasabi. Isang konsepto, isang modelo, isang hulmahan. Ano ibig sabihin ng be exceptional? Raise the bar. Sabihin mo sa katabi mo, raise the bar. As in exceptional na tipong, sabi ni, ano niya yung work ethics ni Manny Pacquiao? Sabi ni Fred Roach, no? Siguro alam ko, since year 2000, early 2000, sinusubaybay niya na yung mga HBO 24/7 ni Manny Pacquiao, yung mga madami niyang YouTube videos, madami niyang fights and everything. Tapos exciting yung preparation niya before the fight. No? At ang marami pa namin kababayan dito sa Los Angeles na sumasabay mag-jogging sa kanya dyan sa Griffith Park. Pag sinabi ni Fred Roach, sabi niya, 2 miles, jog for this morning, Manny. Gagawin ni Manny, 4. No? Sabi ni, ano,
sit-up ka, ba, 100, kagawin money, 200. Lagi niyang ini, ano yan, sabi ni Fred Rose, 12 rounds, shadow boxing, 3 minutes each round. Kagawin ni money, 15, my goodness. Kaya naman parang yan ang Chaser Bunny to pagka lumaban. Eh, no? Parang di na papagod. Round 12 na, fresh pa rin siya. Eh. Pero yung mga kalaban niya, hapong-hapong na. Eh. Bakit? He always raise the bar. He always go for an extra mile. Hindi niya panawagan sa'yo ng Diyos. Raise the bar. Lahat magkasama mo sa workplace, inaantok. Raise the bar. Wala ang boss. Huwag ka matulog. Magtrabaho ka as if nandiyan siya. Raise the bar. Lahat ng kasama mo. Mag-uwi ng bond paper. Mag-uwi ng water jug. Mag-uwi ng school supplies, office supplies. Mag-uwi. Alam niyo, gagamitin yung company car. Raise the bar. Be honest. Yung mga kasama mo sa trabaho, magsisinungaling. Sabihin nila, sick leave or whatever. Pero yun pala, nakabakasyon. Raise the bar. Hindi ibig sabihin ginagawa ng lahat, yun ay tama. Anong didikta kung anong what is morally good, hindi ang tao. Anong didikta? Ang Diyos. You need to raise the bar. Just like what Jesus did, He raised the bar. Hindi niya lang sinabi na, mahal kita. What I meant by raising the bar is that mahal kita, sabi ng Panginoong Jesucristo, patutunayan ko na mahal kita. At pinatunayan niya, He died for us 2,000 years ago. Pinatunayan niya. At sabi niya, patutunayan ko na mahal kita, that I will be with you in paradise. Tayo, magsasama hanggang sa, and then, bukas na walang hanggan. Raise the bar. Well, hindi natin kayang pantayan yung kabutihan, kabaitan at pagmamahal ng Diyos, pero we can raise the bar. And raising the bar in our life is also a form of worship to God. Excellence. Strive for excellence. Raise the bar. In everything that you do, huwag yun, tama na yan, pwede na yan. Hindi yung pwede na yan. Pwede yan. Kumbaga, pang-competition, world class. Hindi yung pagkagawang ganito sa isang bansa na to, alam na natin, alam na this. Dalawang araw mo lang nagamitin si Rana. Nakamura ka nga si Rana man. Nung bata kami, alam nyo, mahilig kami sa BMX. Noong early 80s, uso-uso na ng BMX. At nag-assemble kami ng mga kaibigan ko. Nag-BMX kami doon sa Santa Teresita Village, sa may Lamuan, sa may Marikina. At madalas kami araw-araw, kahit wala naman kaming pambili, wala naman kaming pera, nag-BMX kami papunta sa isang bike shop. Doon, tinitingnan namin yung bagong step nut, yung bagong rim, bagong gulong, bagong batalya. At lagi namin tinitingnan yung section ng Made in Japan. Kasi ang gaganda, ang titibay. Kasi tingnan din namin yung kaso mahal. Titingnan naman namin yung section ng Made in Taiwan. Maganda rin naman ang itsura, pero alam natin na hindi ganun katibay. Pero mura. Pero alam nyo, bakit pinipili pa rin kahit ang isang bata na walang pera at pinag-iipunan para bili ng isang step nut or batalya or gulong na made in Japan? No? Una-una siyempre to show up sa mga friends na, made in Japan to, Shimano to, whatever. Pero sa totoo lang, in Japanese made, they raise the bar. May resulta. Kaya kahit magbayad ka ng mahal, okay lang. Bili ka ng isang jeans na 100 pesos. Those were during that time. 100 pesos, jeans, okay lang. Kaso lang, in 2 weeks, butas. Bumili ka ng Levi's during those time, 1,000 pesos. Okay lang din. Actually, mas okay.
dahil pwede mo ipamana sa anak mo sa tibay. Quality, raise the bar. Ngayon, dati, nung araw, ang panahon namin, 70s, 80s, uso-uso lang yung Sony Trinitron in TV. Kasi nga, nag-raise the bar yung Sony. Pag Sony yung TV mo, talaga naman, mga Pilipino, lalo nang galing na abroad, Sony lahat ng TV during those times. Hindi pa nga nila tinatanggal yung sticker na Sony Trinitron. Para malaman na ang bisita na Sony yan. Naralan nyo ngayon, Samsung na ang uso. Before, ang Korean-made cars, TVs, any gadgets, medyo hindi masyadong pinapansin. Pero since they raised the bar, kotse ngayon, Korean-made sila lang nagbigay ng 10 years warranty. They raised the bar. Kaya yung sales sila, boom. Economy nila, boom. So, ano manifestation if you raise the bar? You live a life of increase. You live a life that is pleasing to God. So, i-raise natin yung bar ng ating Christianity. Muli, pinapaalalahanan tayo ni Pablo as we end. Be focused in your workplace as an employee. Be credible and also be exceptional. Raise the bar. This coming Sunday, we will close out this mini-series, two-part mini-series. Ngayon, pinag-usapan natin being an employee. Sa Sunday, pag-usapan natin being a salt and light in my workplace. This time, ikaw naman yung boss. Yeah. Para doon sa mga employer, may-ari, bossing, leader, supervisor. No? Basta meron kang tao under you, applicable na sa ito. How to be a salt and light in your workplace. So pag-usapan natin sa Sunday, yung four godly masters. Ayan. So, that's our public service for tonight. Being a salt and light in my workplace as an employee. Next, sa Sunday naman, as an employer. Now, our topic is for this two mini-series, Working for God, Ephesians 6, 5-9. Pansin niyo, puro Ephesians pinag-usapan natin. No? Kasi nga, load din natin itong si Paul. Ang sarap basahin ng mga sinulat niya. Mga inspired ng Panginoon. At sana ipamuhay natin. At pinakamaganda sa lahat, i-share natin sa maraming tao. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this beautiful evening. We thank you for your word. Thank you for calling us to be salt and light in our workplace as an employee, as a servant, just like as a servant of Jesus Christ, kagaya Panginoon ng pag-worship namin sa iyo. Maraming salamat po. Touch the heart of your people. I pray for changed lives, change of hearts as they hear and watch this sermon. We love you. In Jesus' name, amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. And amen. God bless you. Have a beautiful midweek Wednesday evening. Maraming salamat po. See you, kita kids, on Sunday. Bye.